Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 5:30 in the afternoon here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin, ng mga OFWs. Hi, hello, shout out sa inyong lahat. Iba't iba tayo ng time zone ngayon. At sa mga audience ko dito sa Pilipinas, good afternoon from Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello sa inyong lahat. Ang vlog na ito ay update lamang sa ano na ang nangyari sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? As what I have scanned in the sa mga balita ngayon ay dumating na nga itong presidente natin sa Amerika. And also ibabalita rin natin na meron ring mga yung mga aktivista rin na mga tutol na ayaw kay Presidente Bongbong Marcos. So yan ang itatalakay natin ngayon. Pero bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Like and share na ba lahat? Thank you very much. And also itong Donmar TV sa Facebook nyo at sa YouTube nyo, i-follow ninyo at i-subscribe guys please para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, tapos na ba? Mag-follow and subscribe. Importante yan guys ha, para makatulong kayo sa akin na ma-update rin ko kayo sa mga balita. So, dumating na nga itong si presidente natin sa Amerika. Pero meron ding, alam nyo, no, sa balita, nakikita ko kanina na safe lang yung pagdating ng ating Pangulo doon at sinalubong ng warm welcome ng mga Pilipinos doon, mga OFW, shout out dyan sa mga Pilipinos, mga Philippine-American, na mga kababayan natin, shout out sa inyong lahat. Thank you for the warm welcome ni sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Ngunit meron ring mga grupong aktivista na nagrarally doon, no? So, di ko pa ito nabasa, itong balita nito, sabay-sabay nating babasahin ato at magkomentaryo tayo dito sa balitang ito sa Manila Bulletin. Okay. So, sabi dito sa Manila Bulletin, this is 2 hours ago, ha? So, kanina lang to. A group of activists from the Northeast Coalition to Advance Genuine Democracy in the Philippines were seen protesting the arrival of President Ferdinand Marcos Jr. earlier outside the New Jersey Performing Arts Center. So, ayan, naka-pink ba yan sila? No? So, nagpro-protesta sila. Northeast Coalition to Advance Genuine Democracy in the Philippines screenshot. Hindi naman in-state dito, dito na kung ano ang kanilang kung ano yung kanilang anong tawag dito, reason bakit nagpo-protesta sila dito. Pero kung babasahin natin itong kanilang mga placards ay Hold Marcos. Oh, ayan, nakalagay. Hold Marcos raw. Ito pa. Hold Marcos Duterte accountable. No, oh, ayaw dala. No Marcos Duterte. Ito yung mga anti-Marcos at Duterte ang nagpo-protesta dito sa New Jersey sa labas. Okay? Yan. So, hindi naman natin maiiwasan yan. Meron talagang demokrasya naman tayo. So, kayo, mga audience ko dito, mag-comment, mag-react kayo. Kung anong masasabi nyo dito sa mga taong ito na kapwa Pilipino natin nag-pro-protesta nga sa pagdating ni Presidente Bongbong Marcos. Yan, naka-pink, naka-red ba yan? So, para sa akin, parang naka-pink yung iba. Okay?
So, sa ayun nga, update dito sa ating Pangulo. Oh, ito. 11 a.m. ito ha. Sa araw na ito. Kita ba ninyo? O oh, yan. Sabi dito sa verified President Bongbong Marcos na Facebook page. Sa araw na ito, ang ating biyahe patungo Estados Unidos kung saan gaganapin ang ika-77 na United Nations General Assembly sa darating na Martes, September 20, layunin nating magsilbing boses ng ating bayan sa pagdaigdigang komunidad at bumuo ng matibay na kooperasyon sa gobyerno ng iba't ibang bansa tungo sa isang hangarin na mamuhay ang lahat ng payapa at may dignidad. So parang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na siya yung representative sa atin, boses ng Pilipinas. Kaya pumunta ito sa Amerika. So, after 13 hours, ito na yung nangyari. Tayo ay ligtas na nakarating sa Newark Liberty International Airport sa New Jersey kasama si unang ginang Liza Arneta Marcos. Oh, ayan. Yung first lady natin kasama niya. At ang membro ng Philippine Delegation. Yan, picture ha. Nandyan si Sandro Marcos. Nandyan yun si yung first lady natin. Ayan, sinalubong sila. Malugod tayong nagpapasalamat sa mainit na pagsalubong ni na Ambassador Jose Manuel G. So, ambassador yung ambassador to the Philippines, no? With Romualdez, Ambassador Antonio, kasi si ano ito, ambassador to ambassador ng Pilipinas, ambassador ng America to the Philippines, ano no, ambassador ng Pilipinas to America si Manuel G. Romualdez, Ambassador Antonio Manuel R. Lagdameo Sr. and House Speaker Martin Romualdez at Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos. So andyan, no, ito yung mga pictures nila na pagsalubong. Ito yung pag dating ha. Ayan, dumating na sila. So ito, panoorin isa sa ating naging aktibidad ngayon araw na ito, pagbisita ng New Jersey Performing Arts Center upang makasama ang at makumusta ang ating kababayan dito sa Estados Unidos. So video ito ha, i-play natin ito. Narinig yun ba? Itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So, kita ninyo ha? Ang daming tao. Ang daming sa warm welcome ng mga Pilipino dyan. Yan. Diba? Ang daming Pilipino. Shout out sa inyo lahat dyan. Mga Pilipinos dyan sa Amerika. Ayan. Tuwang-tuwa si PBBM. Ang dami. At kasama rin po natin ang ating first lady. So hindi ko na ito i-play lahat ha. Kasi ito 1 hour ito. So ito lang yung scene na talagang warm welcome. Ipinakita ko lang ang warm welcome ng mga Pilipinos doon sa Amerika. Ayan ha. Grabe. Ayan si First Lady. Congressman Sandro Marcos! Ayan. Ibinanggit na si Congressman Sandro Marcos. Ayan, ang daming Pilipino. Okay? So, yan ang nangyari kanina, ang naganap kanina. So, ngayon, ayan, nagsalita na nga ito si PBBM sa kanyang Facebook page. Kulang ang mga salita upang pasasalamatan ang ating mga kababayang
kababayan sa Estados Unidos, hindi lamang sa suporta na kanilang ipinadama, ngunit lalo na kanilang husay at malasakit sa tatak Pinoy. Kasi if you are the president sa Pilipinas at makikita mo na ganito aka warm welcome yung mga tao sa inyo suporta, no, nakabusog ng puso ito, no? Ang sakripisyo nila ay ating inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang paglilingkod sa bawat pamilyang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Mabuhay ang mga OFWs, ang mga bagong bayani ng ating henerasyon. Ayan. As I always said, mga heroes na OFWs. So ayan ang ganap ngayon, guys, ha. Ito yung ganap ngayon ng ating pangulo. Ayan. Okay? So, kayo, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Na kahit nandiyan nga sa New Jersey ang ating Pangulo, meron pa rin nagpo-protesta sa labas. Okay? So, mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa balitang ito, sa issue na ito. At babasahin natin ang inyong mga comments dyan, okay? Don't forget i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, ha? Ito ay update lamang sa ating Pangulo, itong vlog ko ito, para lagi kayong ma-update kung ano na ang mga pangyayari. And also itong Don Mar TV, don't forget i-follow at i-subscribe sa YouTube natin at sa Facebook para lagi kayong updated sa ating mga galawang pampolitiko. Okay? So, guys, watch sa aking next video, ha. I-update ko pa rin ito kung anong na mga nangyari. So far, ito yung mga nangyari. So, mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone. See you in my next video. Bye!